naisipan kong topic ng aking video today ay tungkol sa isang Pinay na nanay we like. Kung anong klaseng Pinay na nanay ka or tayo or mostly tayong mga Pinoy, di ba? Kasi yung anak ko, ngayon, nandito ako kasi naman ko yung anak ko, kasi nga, nibitahan siya sa ng kanyang kaibigan na punta sa park, ilalaki yung kaibigan niya. Kasi, doon, kaya dito lumabas yung topic na paano ang isang Pinay na nanay be like. Diba? Kasi hindi naman sigurado ako, agree kayo, na tayong mga Pinay na nanay ay iba kaysa mga ibang lahi pa. Or... Anyway, itong topic ko ngayon ito ay base lang as me, as Pinay na nanay. Hindi ko alam kung makakarelate kayong mga Pinay na nanay, kung ganito din kayo as nanay. Pero, isa lang masasabi ko, kung ano itong ginagawa ko ngayon as a nanay, ito yung ganito yung nanay ko dati. So, hindi ko alam kung nagmana lang ako sa nanay ko o ganito talaga ang mga Pinay na nanay tulad ko. So, malalaman natin yan kung makakarelate kayo mga best sa mga pinagsasabi ko as Pinay na nanay. Unang-una, ang Pinay na nanay, like me, ay ano ako? Stricta. Kasi marami akong mga rules sa bahay. Kung pupunta kayo sa bahay namin, makakita nyo nakalagay na mga... Gusto kong bumili yung nakalagay na mga rules dapat sa bahay. So, ganun ako as nanay. Pangalawa, as a nanay, ako ay tunay. Just kidding. Tunay na nanay. Kasi mga best, no? As a nanay, number 2, disciplinarian ako na nanay. Hindi ako yung nagtotolerate tulad ng iba. Kasi nga, yung iba, parang in-exploit nila yung anak nila. Kasi, sabi nila, pag ibibigay nila lahat ng gusto ng anak nila, ibig sabihin, yun yung way nila ng pagpapakita ng pagmamahal sa anak nila. Kaya, spoiled nila yung mga anak nila, ganun. Pero ako, disciplinarian ako. So, hindi ko ini-spoiled yung mga anak ko. To the point na, para na akong kontrabida kasi, hindi ko sila tinotolerate. So, kontrabida yung roles ko. Pangatlo, ako yung klase ng Pinay na nanay na maraming no. Pag magpapaalam sila, like, gusto nilang mag-sleep over, sabi ko, sagot ko, no. Alam nyo ba dati nung kabataan ko, hindi ako, isa akong naughty na daughter, sabi ko. Kasi kung ano yung sasabihin ng nanay ko pag magpapaalam ako, no yun. Dapat may matutunan ako sa, nung kabataan ko, kasi ayaw ko mag-no yung nanay ko. Sa kakanunang nanay ko is pag alam ko na mag-no yung nanay ko, may mga time na hindi ako nagpapaalam kasi alam ko na mag-no lang yung nanay ko. So dapat may matutunan ako. Pero ako as a nanay, no pa rin ako ng no pag magpapaalam yung mga anak ko, ganun. So ganun siguro pag nanay, no, yung no, parang normal na yung no. Hindi ko alam kung normal na yun sa Pinay na nanay yung pag laging nagnuno, no, sa mga anak. Kasi ganun ako, at ganun din yung nanay ko dati. So, dapat, may matutunan ako dapat, kasi nung dati, kasi pag magno yung mama ko, pinakaayaw ko magno yung nanay ko. Kaya, pag alam kong hindi niya ako papayagan, pag magpapaalam ako, na hindi, alam ko na hindi niya ako papayagan, hindi ako magpapaalam. Kasi, nung kabataan ko, matigas yung ulo ko, I never take no for an answer. Charot! English yun, ha? Kaya dapat sana, kung dapat hindi ako mag-no sa mga anak ko kasi nga ayaw ko yung mag-no yung nanay ko dati. Pero hindi ko alam, siguro nagmana ako sa nanay ko o kaya siguro ganun na talaga yung Pinay na nanay. Ano ba talaga sabi ko? Ang gulo ko, you know?
ang next ay ang daming bawal. Ganun ako sa asa nanay. Ang daming bawal. So, pag-alam ko, parang akala nga nila ang mean, sabi nga nila ang mean ko daw as nanay. Kasi ang dami kong bawal. Don't do this, don't do that, ganun. Ganun ako as nanay. Ayoko lang naman, gusto ko lang naman anong eh. Alam mo, parang plans lang ba? Ginag-guide mo sila habang bata pa. Kaya ang daming bawal. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung tama at mali, di ba? Tayo lang naman ang nakakaalam. Hindi naman nila, kasi sa palagay nila, lahat kasi ng bagay, tama. At saka, tayong mga nanay, marami na tayong mga experience sa buhay. Alam na natin yung mga tama at mali. Kaya, yun, i-guide natin yung mga anak natin. Ang dilim na kasi, alas 7 na yata ng gabi. Lumubog na yung araw. Tapos cloudy pa ngayon kasi buong araw cloudy. Kaya ito, malilim na siya kahit 7 p.m. Sana yung topic ko as bilang Pinay na nanay ay hindi kayo mabuboring at matutulog. Sabay ganyan. At sana may makakarilig kayo sa mga pinagsasabi ko kahit isa man lang. Kung wala ay okay lang kasi iba-iba naman tayo bilang tao, bilang nanay, kahit pareho tayong mga Pinay. Kaya share ko lang kung paano ako as Pinay na nanay. Hindi ko akalain na ganun din pala ako, parang nanay ko rin dati. Siguro nagmana lang ako sa nanay ko or ganun talaga tayong mga Pinay na nanay, no? Hindi ko alam. Kaya nga share ko eh, para malaman ko kung may makakarilig pa sa akin as Pinay na nanay. Nagmana lang talaga ako sa mama ko. So cute.